heat stroke naman ang kinamatay ng isang Pinay OFW sa kasagsagan ng taon ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Kabilang siya sa mahigit 1,000 nasawi sa pagtitipon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isang Pinay OFW na 37 years old ang kabilang sa mga nasawi sa heat stroke sa gitna ng taon ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia ngayong taon. Kinumpirma yan mismo ng Department of Foreign Affairs. Wala pang ibang detalye sa pagkakakilanlan ng OFW pero ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nailibing na ito noong pang Miyerkules. Sa ngayon, nagpadala na ng team ang DFA sa Saudi Arabia para tumulong sa pagmonitor ng mga Hajj pilgrims kasama ang Philippine Embassy doon. Samantala, bago pa man simula ng Hajj noong June 14, isang Pinoy din ang naitalang namatay dahil naman sa cardiopulmonary arrest, secondary to pulmonary embolism o atake sa puso noong June 9. Ayon sa National Commission on Muslim Filipinos, galing Tawi-Tawi ang Pinoy at kasama sa listahan ng higit 5,000 Muslim galing Pilipinas na pumunta ng Saudi Arabia para dumalo sa taon ng Hajj. Kabilang ang 2 Pilipinong Muslim sa higit 1,000 pilgrim na nasawi sa Hajj pilgrimage ngayong taon, kalahati sa mga namatay ay dahil sa heat-related illness. Matatanda ang noong Lunes, pumalo sa 51.8 degrees Celsius ang temperatura sa Grand Mosque sa Mecca. Ayon sa mga eksperto, epekto ng climate change ang pagsipa ng temperatura sa Saudi Arabia. Bukod sa mga nasawi, libo-libo naman ang mga pilgrim mula sa iba't ibang bansa ang idineklarang nawawala dahil sa dami ng dumalo roon. Base sa datos ng gobyerno ng Saudi Arabia, 1.8 million pilgrims ang lumahok ngayong taon. 1.6 million sa mga yan ay galing abroad. Ang Hajj ay isa sa 5 pillars ng relihiyong Islam kung saan iikot ang mga pilgrims sa Kaaba, ang sagradong gusali na nasa sentro ng Mecca's Grand Mosque. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.